Pikit. Ano ang kailangang bantayan at i-ensure mm-hmm. na mga gustong bumili ng laruan for this Christmas? Go ahead, ma. Yes, okay. Alvin, dapat tingnan natin no, sa lahat ng mga laruan, sa mga pakete po nito, ay meron po itong nakasaad na license to operate. Yan muna. Yes. Saan banda yung license to operate ngayon? Sa may karton? O sa pakete, laruan mismo? Mismong pakete po. O karton. Sa karton, ano? Opo, opo, opo. Okay. Doon po nakalagay yung LTO number. Okay, that's license to operate. Yun po yung binibigyan po namin ng permiso na mag-operate siya dito sa Pilipinas. Kahit imported? Kahit yeah, po yeah. Imported. Kahit yung imported. Nagdala po dito sa Pilipinas. Okay. So, ang abbreviation niyan, LTO. Yes, LTO or number. Buo, or buo, yes. License yeah, or to operate. License to operate or LTO number. Kasi medyo mahaba po yun eh. Mm-hmm. It's a numeric ano po, code. So, printed yun or embossed, engraved, they, whatever sticker. They can, basta andun po yung LTO number. Okay. Okay, and then of course we also have the manufacturing's marking, wherein yun the complete name and address of the company who places the product in the market or who imports so, it. So yes, it's either the importer or the local manufacturer. Okay. Po. Importante po na kompleto po yung pangalan at yung address para mahabol natin kung saan man siya. Again sa karton or yes, sa po, nasa karton okay, din po yan. Mm. Okay, and also we have also precautions. Mga babala po, like if it's a choking hazard. Okay? Kung ito po. At ito pa isa importante, yung age grading. Yes, yan. Okay? Yan yung may 0 to 3. Meron po tayong parang symbol dyan na 0 to 3. Pang 0 to 3 lang po yan or pang plus 3 or whatever age. Dapat po nakalagay mga 5 to 7, mga ganun po. You have an example, Rhoda. May I don't have. Maybe, pakiano mo nga dyan, Charlie, kung sino may toy dyan para matingnan natin kung talagang may ganun. Sige, go ahead. Yeah, and then, of course, another than that, then we have the instructions. What are the instructions? Siyempre po, dapat merong manual. Paano ba, lalo na pag binubuo po yung mga may mga puzzle or something. O yung warning na not to be ingested. Ay, yun po. Yung mga precautionary measure. That's one requirement po. So, yun po yung mga dapat natin tingnan. Wait, okay. Paano yung mga stuffed toy? Di ba nakita mo may display stuffed toy? Wala namang pakete yun. Nakalagay rin, dadamputin mo lang yung stuffed pero toy, di ba? Pero dapat po may balot po yun, no? Mayroon parang may plastic pa siya. O, nandun na pa sa or plastic? Or tag, ear tag. Okay. Yung tag. So, kahit sa ear tag pwede doon? Opo, opo. Okay. Dapat po nandoon. Okay. And also, the item or the SKU number, the item model, yun po, dapat po nandun siya. Or the safekeeping unit, SKU. Di ba meron parang din mga bump car? Nabilang ko dati po, mga yun. Parang bump car yung sinasakyan, malaki yun eh. Hindi mo ko binigyan nun. Eh, wala namang, parang may karton ba yun? Yes, yes. May box ba yun? Opo, mga bicycles. Yes, sir. Ah, okay. So, basta yun yun. Would you like to add anything else? No, that's all it is. Okay. So, food naman, ito sa food medyo contentious ano po, Adele. Naalala ko dati, parang may nagsabi sa akin na bawal na yung best before. Mm-hmm. Si Tim ba nagsabi sa akin noong taga-FDA or paano bang paliwanag doon? Consume by. Yan ang mga ganyan. Consume by. Best before. Expiry date. Ah, or expire. Nakalagay. Sige, paliwanag sa atin ni Mrs. Serbolis. Go ahead, ma'am. Yes. For the expiry date, inaalaw yun ng FDA na nandun yun sa AO 2014-0030. Ang sinasabi na ang ginagamit lang ang expiration date sa mga produkto, particularly yung madaling masira, high-risk food products. And then, yun namang best before, may option ng ating mga manufacturers na gumamit naman ng best before. Ito kasi yung mga klase ng produkto na hindi madaling masira, like yung mga candies, mga biskuit, microbiologically kasi unstable siya. So, ang ginagawa ng mga manufacturers, they put best before date kasi mas mabilis siyang kumunat kisa sa mabulok, di ba? Or yung candies, pwede nang magtubig. So, quality-wise, hindi na siya acceptable. Wait, so linawin natin. Ibig sabihin po ngayon, pwede pa rin na ang produkto ay best before. Hindi na lang ngayon expiration date ang pwede. Pwede na yung best before. Even before naman, pwede ang best before. Ay, naalala ko, Mrs. Serbolis, parang may nagpaliwanag sa akin dati, nag-guess natin doon na parang sabi, they will do away with best before. Oh, kasi may standard yung, talaga sa kasi yung approach was, sa safety approach would be expiration date talaga. Oh. Pagka ang ano ay sira na talaga or beyond that date ang produkto ay maari nang magkaroon ng pathogenic microorganism, so pwede nang masira ang tiyan pagka kinain pa to beyond that date.
Yes, I know that. Pero ang ibig ko sabihin, the standards is what now? Ano? So we carry yes. both standards. Kasi yes. sa ibang bansa kasi may ganun both, din eh. Both imported and local yun ang ginagamit. Even best before or expiration date or consume by or use by date. Okay. So ano ngayon? So tanggap na natin ano? Both are correct. Mm-hmm. Aling produkto ang may expiration date dapat na specific na date or yung best before na pag dumating yung petsa na yon, hindi na siya best, baka better na lang siya. Ah, may ganun Pilipino, pilosopo yung Pilipino eh. Sabi na naman best before. Oh. Eh. O pag paglipas ng petsa na yon, hindi na siya best, better na lang. Di ba? O paano yun, Mrs. Sorbonius? So, yung mga best before kasi, yun, what I said, quality-wise, yun yung sinusunod na hindi na pwedeng gamitin or hindi na pwedeng kainin dahil pwedeng tumigas na to, like yung tinapay or mga biscuit or even yung mga chicheria. Beyond that date, ang chicheria is makunat na. Oh. Chicharon. So, hindi pa microbiologically, hindi ka pa masisiraan ng tiyan, pero syempre, hindi yung acceptability yung ng produkto hindi na maayos beyond that best before date. And then yun namang expiration. So, what date. Wait. So, what are you saying then? Pag lumipas na yung best before, pwede pa rin kainin? At your own risk. Kasi alam mo, may problema tayo dyan pag sinabi mo at your own risk. Ano? But anyway, sige. At pero least yun yung pata ka yung acceptability, yan. Two things yun eh. Quality-wise and then yun yung sa food safety aspect na makakasira na talaga ng tiyan beyond that expiration date. Eh, paano so, yung consume before? Yun ang nga yun eh. Best before at consume before. Equivalent pa rin yun eh. Then, ang consume before expiration yun, equivalent is expiration yun. Date. Anyway, sige, babalikan natin later. We will discuss that later. Sa food. Nako, ang actually ang tatamaan food, no? Oo. More than the clothes, the toys, I think food eh, yung mag-apply ang best before tama. Or consume before or expiration date. Yes. So, anong standards ang kinikerry ninyo, sir, sa inyong grupo? Actually, ayon dun sa batas na sinait ni Ma'am Tess, talagang expiration date ang minamandate ng FDA sa mga food manufacturer. Oh, see? So tama ako, tama nga. So, wala na nga yung mga best before dapat. Well, preferably. Preferably. So, hindi ko naman gustong kontrahin si Ma'am Tess dahil siya yung nasa FDA. Hindi, pero may problema tayo yung preferably niya. Ibig sabihin parang gray yun eh. Ibig sabihin hindi siya black or white. Pero actually Alvin, sorry. Talagang black or white na ngayon. Talagang expiration, na. Expiration date. consume before. At saka mas maliwanag. Kasi sinasabi, it's a certain date. Ibig sabihin, day, month, tsaka year. Exactly. And then yung day tsaka year, numerical. Yes. So, a certain date tsaka certain year. Yes. Tapos yung month, yun yung naka, kunwari, March. Naka-spell out siya. Na, so, in words. Abbreviated. Tama. Okay. So, maliwanag na maliwanag. Yun yung minamandato ng FDA sa mga food manufacturers. So in as far as your members are concerned, because not all food manufacturers are your members, right? May mga maliliit dyan. Oo. May mga backyard dyan na negosyo, even sa social media, na hindi naman miyembro ng food chamber. Ano po? Sa inyo, ang miyembro nyo, expiration date na or consume before. Yun yes, na yung sa inyo. That's right. Pero medyo nagkakaroon ng confusion kasi yung siguro gustong punto ni Ma'am Tess, sa codex, parehong, ang codex kasi, international body. Parehong accepted. Okay. So tayo naman, bilang Pilipino, pumunta na tayo sa mas safe, which is the expiration date. Kasi ang sinasabi din siguro niya, may mga imported eh. Yun. Tama. You cannot impose that sa imported. Kasi correct. Iba din yung kung saan siya minanufacture. Correct. Susundin niya yung. So yun yung gustong paliwanag, ipaliwanag ni Ma'am Tess. Okay. Na parehong acceptable, lalo na pagka imported, okay. Madalas, best before. Okay. Kasi quality naman yung habol nila. Ricky, bago ko ilipat kay Attorney Paul, sa inyo, pag sinabi mong best before or expiration date or consume before, walang extension or palugit yan. Tama. Or pwede bang, isang araw lang naman, maka naman pwede na, pwede pa yan. Para di ba pag nahulog yung pagkain, sabi ng Pinoy, napang 5 minutes, pahiran mo lang. Alam mo kung bakit, Pinoy? Yung Pilipino, di ba? Kasi pag bumagsak raw, nagkakalasan yung jerk. 2 minutes pa bago bumalik. ang bilis nila. So talaga tinimingan niya, hindi makakabalik. Namputin mo kagad. Walang palugit yun dahil base yun sa mga pagsusuri sa testing na na sinasubmit naman sa FDA. Okay. So may test kami na sinasabi pagkatapos ng petsang yan, huwag mo na kainin.
To be safe. Expired na yan. Expired na yan. Don't take any chances. Don't take chances. Kahit, pwede pa pakain sa hayop? Eh, vet na sigurong mag- ayoko rin kasi meron rin akong aso sa bahay. Hey, Sir Bolius, pwede ba yun? Ipakain sa hayop? Ipakain kasi sayang eh. Ipakain sa sa pet. Siguro kasi iba naman yung makeup ng pet. Diba? Kailangan siguro sa pagkain, depende. Like, di ba yung chicharon nga, no? Or cropek. Usually, basta lumampas na sa oras na yon, nagiging tama siya makunat. Eh. Makunat. O, pero pwede pakainin ng aso yun. Yun kasi yung aso, hindi naman siya, hindi naman, may bechin yun. Sorry, okay. Sa ano na lang, daga. Sa daga. May ibig sabihin, sayang yung food. Ano? So, eh, hindi siya vet eh. No, yung pag may vet mag-text po kayo yung dagang may timang ulo tulad ko, pwede mahilig ako sa makunat or yung mga na potted meat or mga luncheon meat, oh, di ba the next day nag-expire, sayang eh, kasi may idea tayo, hindi ma'am, ayun si Mrs. Pero Bernardo. Yun kasi like mga dilata yan, luncheon meat, may salitre yan, bawal din yan sa animals, alam ko. Ah, okay, so wag sa hayop. So tapo na lang. Tapo, wag na. Okay. Attorney Paul, sa inyong grupo, retailers, right, kayo actually magbibenta, no? Yes. How do you make sure na mga produktong bibilhin ng ating mga consumer, lalo na ngayong Pasko, ay nagko-comply din naman sa una sa product label at doon sa mga expiration dates? Una, ang ginagawa ng mga retailers, ano pa lang to sa acquisition pa lang ng mga goods, bago pa lang ilagay yung goods sa shelves namin, kinakausap namin yung mga vendors namin and we review yung paperwork regarding their products, no. Pagdating sa pagkain, lalo na yung mga foods na nilalagay sa supermarket, we look at their permits coming from FDA, no. And yung relevant na mga labeling, ini-inspection namin. Yung iba nagagawa ng random sampling, titingnan kung compliant yung package doon sa kanilang mga authorizations galing sa FDA. So you do